Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami ay itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautosan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos. At sa gayoy, siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautosan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos sa kanyang pinananaligan. Ang Diyos na mabubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nananalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinasabi sa kanya, kasing dami ng bituin ang magiging lahi mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipanya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipanya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham. Kaya't ang bayan niya'y kanyang inilibas na lugod na lugod. Nang kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo ay dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang ating narinig na paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Ebanghelyo. Sa unang pakikinig, parang nakakapagtaka sapagkat paano na kailangan pang paalalahanan o sabihan ang mga alagad. Gayong bilang alagad, dapat naman talaga kinikilala nila si Jesus at hindi itinatatwa. E bakit kailangan pang sabihan ni Jesus? Tinawag pa niya silang alagad kung sasabihan din naman pala na huwag silang itatatwa o kung paaalalahanan lang din naman pala niya sila na dapat siya ay kinikilala. Hindi ba dapat matik na yon? Kapag alagad, ibig sabihin kinikilala. Kapag alagad, ibig sabihin sinusunod at hindi itinatatwa. Yung para bang yung isang anak, pinapaalalahanan natin na dapat ituring niyang ina, yung kanyang nanay, parang hindi ba dapat automatic na yon?
Hindi ba katakataka yun? Pero hindi naman natin masisi si Jesus. Mauunawaan natin si Jesus na hindi lahat ng kanyang alagad ay kinilala siya. Hindi lahat ng kanyang alagad sinunod siya. Yung iba, matatandaan natin, itinatwa si Jesus. Ibig sabihin, hindi porke alagad sumusunod kay Jesus. Hindi ibig sabihin, sinasabi mong alagad ka. Ibig sabihin, kinikilala mo si Jesus. Dahil may ibang alagad na itinatwa si Jesus. Kilala natin si Pedro, hindi ba? Tatlong beses itinatwa si Jesus. Kilala natin si Judas, alagad ni Jesus, pero itinatwa si Jesus. Kaya nga, pinapaalalahanan niya ang kanyang mga alagad na dapat siyang kilalanin at hindi itatatwa. Bilang mga Kristiyano o alagad ni Jesus, isama na rin natin ang ating mga sarili sa mga paalalang ito ni Jesus. Pero paano ba malaman kung kinikilala natin si Jesus at hindi itinatatwa? Lahat ng ating ginagawa na nagpapahayag ng ating pananampalataya kay Jesus ay isang pagkilala kay Jesus. Katulad na lang ngayon, yung simpleng pagsisimba ninyo, itong simpleng pagsisimba natin, dahil sa misa, tinatanggap natin ang katawan ni Jesus. Ibig sabihin, kinikilala natin si Jesus. Kaya yung mga hindi tumatanggap ng komunyon, ha? Magandang itanong, bakit ba ayaw kong tumanggap ng komunyon? Nagsimba na rin lang ako. Bakit ba ayaw kong tanggapin ang katawan ni Jesus? Hindi ko ba siya kinikilala? O kaya, yung ating ebanghelyong narinig sa misa, naririnig natin yung mismong mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, dahil narinig o pinakinggan, kinikilala natin si Jesus. Yung simpleng pag-aantanda ng krus, kapag dumadaan sa simbahan, ay pagkilala kay Jesus. Uso pa po ba yun? Kapag ba nakasakay ka sa jeep, napadaan ka sa simbahan, nag-aantanda pa ba? O parang yung iba nahihiya na eh, no? Paliit na ng paliit yung krus, no? Minsan, ganun na lang ng ganun, no? Parang, huwag ka mahiya. Kung nasa jeep ka, kung kinikilala mo si Jesus, mag-antanda ka. Yung krus ay tanda ni Jesus. Kapag kumakain, sa restaurant ba, sa loob ng bahay, nagdadasal, yan, simpleng pagkilala kay Jesus. O kaya, yung pagkakaroon ng imahen o larawan ni Jesus. Sa ating mga tahanan ba? Naglalagay pa po ba? Yan, simple po yan na pagpapahayag na kinikilala natin si Jesus. Alam nyo, mga 2 years ago, may lumabas o may pinapanukala na batas na huwag maglalagay ng krus sa mga eskwelahan o kaya sa mga ospital. Nabalitaan nyo po ba yon? Ha? Totoo yun. O nabalitaan nyo ba yung sinasabing bawal na maglagay ng rosary sa sasakyan? Diba? Nabalitaan nyo yun, pinapatanggal kasi distraction daw yun. Teka muna. Tanda ito ng aking pagkilala kay Jesus. Pinatatanggal yung krus sa mga ospital. Teka muna, Catholic hospital ito. Bahay namin ito. Kung anong gusto naming ilagay dito,
gagawin namin? Ang katwiran ng iba, hindi naman tayo pare-parehas ng pananampalataya. Pwedeng hindi ka naniniwala, pero naniniwala ako. Kaya ipinapahayag ko ang paniniwala ko. Kung minsan, no? Para tayo ay nasusway o para tayo ay napaniniwala ng mga hindi naniniwala. Dapat hindi ganun. Dahil kapag tayo ay sumusunod sa mga nagtatatwa, itinatatwa na rin natin si Jesus. Mga kapatid, ilan lamang po ito sa mga simpleng ginagawa natin na nagpapahayag ng ating pananampalataya at pagkilala kay Jesus. Samantala, ang pagtatwa ay nangyayari sa tuwing tayo ay nagkakasala. Ang kasalanan ay isang pagtanggi sa mga turo ni Jesus at isang pagtalikod sa mga kagustuhan ng Diyos. Kaya naman, para maibalik natin ang ating pagkilala kay Jesus, nararapat lang na tayo ay nagkukumpisal. Realidad na ang tao nagkakamali, nagkakasala, kaya nga pinapaalalahanan tayo. Kaya nga mayroong mga paalala sa atin. At ang pagkukumpisal ay isang paraan para mapanumbalik natin ang pagkilala sa Diyos. Dahil dito, tayo ay nakakapagbalik loob. Hindi maaaring maging buo ang pagbabalik loob kapag walang kapatawaran. Kahit palitan mo ito ng kabutihan, hindi mabubura ang nagawang kasalanan kung hindi ito ikukumpisal. Sa misa, sa pagpapatuloy natin ng ating pagdiriwang ng banal na misa, hilingin natin sa Diyos yung lakas ng loob na humingi ng kapatawaran sa mga panahong naitatwa natin ang Diyos ng hindi sinasadya. Mga kapatid, ang paalala ni Jesus, ang sino mang magtatwa sa Kanya ay itatatwa rin. Pero ang sino mang kumikilala sa Kanya ay kikilanlin din sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ang ating seguridad. Ipahayag natin ang ating tiwala sa Kanya at manalangin tayo para sa lahat ng tao na kasama natin sa paglalakbay sa buhay na ito. Ating sambitin sa bawat panalangin, Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang simbahan naway patuloy na ipahayag ang salita ng Diyos. Sa harap ng maraming pagbatikos at paglaban, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Atinawang matutuhang magtiwala sa banal na pagpapala ng Diyos. Gaano man kabigat ang ating mga pasaning suliranin, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga walang hanap buhay, naway makakita ng trabaho at kumita ng kanilang ikabubuhay ng marangal, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga nabibigatan sa pagkakasakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa pag-ibig at tiwala ng mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ang mga yumaon naway, magtamo ng mahabaging hatol at walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan.
Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng mga anghel, Ikaw ang aming tanggulan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyong salita upang magkaroon kami ng lakas na magpatuloy pasanin ang mga kahirapan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Nang ito'y nagmula sa iyo, muling gihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami ay makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
ito'y masibig ko. Hindi ka kailangang magsikap ng gusto upang ika'y magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami ay gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
isag-isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.